Magandang gabi Pilipinas, sama-sama nating alamin ang latest sa lagay ng ating panahon. Matapos ang pag-iral ng bagyong Dodoy at bagyong Egay, ngayon panibagong sama ng panahon ang ating binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Itong low pressure area na mataan kaninang alas 3 ng hapon sa layong 165 kilometers east-southeast ng General Santos City sa South Cotabato. Bagamat napakababa po ng tsansa na ito'y lumakas pa at maging bagyo, ayon sa pag-asa sa kasalukuyan, yung trough o ang extension nito ang nagdudulot na maulap na kalangitan na may kasama mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog dito sa Caraga, pati na rin sa Davao Region at maulan din ang panahon sa Sokcergen. Magdobli ingat ang mga residente na nasa mababang lugar at bulubundukin dahil sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, pahina naman ang epekto nitong hangihabagat sa ating bansa dahil kung makikita natin, itong bagyo dito sa may bahagi ng China ay hinahatak yung epekto nito. Pero sa kasalukuyan naman, nagdudulot pa rin ito ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog dito sa probinsya ng Palawan. Sa paghina nito, kapag tuloy na itong nawala ang epekto, saka pa lamang tayo magdadeklara o magkakaroon ng tinatawag nating monsoon break. At ito nga ay magdudulot ng maganda at maaliwalas sa panahon sa Metro Manila at pati na rin sa natitirang bahagi ng ating bansa. Patuloy kayong umantabay dito sa Panahon TV para sa mga anunsyo na ipalalabas ng pag-asa. Sa lagay naman ng ating karagatan, walang nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat, kaya ligtas sa pumalaot ang mga kababayan nating mga mangingisda. Samantala, within 2 to 3 days ay wala pa namang panibagong sama ng panahon na binabantayan ang pag-asa. At samantala naman, dahil nga marami ng pangapaaralan ngayon ang nagbabalik eskwela, huwag pa rin kakalimutang dalhin ang panangga sa ulan ngayong maulan ang panahon. Kaya naman narito pa ang mga dapat ninyong tandaan at dalhin. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ng paa sa baha. Magdala ng towel para may pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabing pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan, tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Let the sun brighten your gloomy day. Bukas, magpapakita ang napakagandang pagsikat ng araw. Along Metro Manila, ang sunrise ay 5:31 na umaga. Ito naman ay lulubog ng 6:29 pagsapit ng gabi. At yan ang latest mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Itong Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Eunice Suntayas, magdobli ingat kayo at magandang gabi.